Mula 3 hanggang 9 ng Desyembre ay ating ipinagdiriwang ang Ear, Nose and Throat Consciousness Week. Dahil dyan, dito sa Sinidok ay pag-uusapan po natin ang tamang pag-aalaga ng ating mga tainga, ilong at lalamunan. At makakasama po natin para dyan ay si Dr. Renel Uy Gutierrez, isang ENT specialist. Dr. Uy, welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas. Diane at Audrey po ito. Morning, Doc. Yes, good morning, Diane and Audrey. No? And thank you very much for having me. Ayan, Doc, totoo ba na kapag nagkakaproblema ka sa iyong tenga o sa iyong ilong o lalamunan, kahit isa lang dito ay posibleng magkaproblema ka na rin sa tenga, ilong at lalamunan? Yung hawa-hawa na ba, kumbaga, Doc? Usually, depende yan sa sakit, no, na meron yung ating pasyente. Pero may posibilidad yan, Audrey, na kasi magkakaduktong yung tatlo na yan, ang ating ears, nose, and throat. No? Doon sa may likurang bahagi, meron sila mga passageways doon. At kapag lumala ang infeksyon sa mga bahagi na ito, ay maaaring maapektuhan yung iba pang lagusan sa ating ulo. Dok, ano ba yung mga kadalasang problema o sakit na nararanasan po sa ating tenga at gano'n na rin po sa ilong at maging sa ating lalamunan po, Dok? Ay, salamat, Diane. Ang usual no, na sa tenga, hatiin muna natin, may external, middle, tsaka inner ear tayo. At kadalasan natin nakikita doon sa external ear ay yung impaction, yung pagkakaroon ng tutuli, no? Nagkakaroon ng dumi doon sa loob ng tenga. At maaaring ito magkaroon ng inflammation, ng pamamaga na nung external auditory canal. And then it may lead also to infection. So, yan yung mga kadalasan natin nakikita daw sa ating klinika. Kapag naman merong mga ubusipon, yung middle ear ang naapektuhan. No? And kapag naapektuhan po ito, nagkakaroon ng infeksyon na tinatawag nating luga. Okay? So, kapag mga ganitong klaseng infeksyon, nakita talaga sila ng doktor. And sa inner ear, ito yung mga kapag na-expose ka no, sa mga malalakas na ugong, lalo na ngayon na darating na mga aktibidades natin, nagkakaroon ng pag-ugong dito sa loob ng tenga. At usually itong mga sensory neural hearing loss ang nagiging problema ng pasyente, kaya dulot ng malalakas na na ingay. At sa ilong, madami din. No? Pero ang karaniwan ngayon, dahil sa pagbabago na nga ng klima, nagiging malamig na itong allergic rhinitis, madalas na yung nakikita. Yung kapag may napapansin kayo na tumutulo ang sipon na parang tubig. No? Nagbabarabara ang ilong, minsan yung kanan, minsan yung kaliwa, no? At minsan umuubo na. No? Kasi dahil sa tinatawag naman na post-nasal drip, no? Yung sipon tumutulot sa likod na bahagi ng lalamunan at ito yung nagtitrigger ng kanilang pagtubo. At nandun na nga tayo sa throat, kadalasan, no? Kapag ito, pangkapaskuhan, mga holiday season, ay nagkakaroon ng mga tonsillitis, no? Pharyngitis. Tonsillitis, kapag nag-i-inflame na yung kanilang tonsils, pharyngitis, laryngitis, kapag napapasabak sa mga bidyoke, karaoke, no, namamaga ang lalamunan. Lalo na kapag biglang umiinom ng mga malalamig na inumin, nagkakaroon ng pamamaga, nagkakaroon sila ng soreness of throat, at yan, nagkakaroon ng laryngitis. Kasi ito yung in a nutshell, ito yung mga nakikita natin na kadalasan ng mga sakit sa ating klinika kapag ganitong panahon. Okay, Doc, maaari bang ipaalala sa ating mga kababayan, ano? Paano po ba ang tamang pag-aalaga ng ating tenga, ilong at lalamunan? Tama po ba yung laging paggamit ng mga cotton buds? O nakakasira po ba sa lalamunan yung laging pag-inom ng mga malamig na tubig gaya ng sinabi nyo kanina? Oo, it's yung sa tenga, alam mo yung tutuli kasi, o yung cerumen, ay protective mechanism natin yan sa tenga. Ito ay may mga antimicrobial properties at ito ay nagsisilbing protection sa loob ng ating tenga. Kaya wag natin laging kinakalikot ang loob ng ating tenga. Wala tayong batayan pa dyan na odds no, kung gano'ng kadalas kasi nga yung ibang tenga ay dry, yung iba medyo wet yung form cerumen nila. Kaya kaiba-iba talaga. Ang payo natin, dito lang sa labas sa bahagi ito linisan. Huwag po pangasan na ipasok sa loob dahil lalo lang pong naipapasok ang mga dumi na ito at nagiging impacted cerumen. Ngayon sa ilong, yung sinasabi namin, huwag kinakalikot ang loob ng ilong at yung tamang pagsinga, no? Huwag po tatakpan yung dalawang butas ng ilong. Kailangan isang butas lamang
para yung pressure buildup ay hindi mapunta sa tenga. Yan yung nagiging problem, no? Kapag parehong butas yung nakasara. Ngayon sa lalamunan, tulad ng iyong sinabi, iwasan natin yung pag-inom ng sobrang lamig na tubig kasi ito po yung nagpo-cause ng inflammasyon ng ating lalamunan. Pag-cause, pwede yung mga warm water, no, with lemon, no, ito may antioxidant properties, and syempre antiviral and bacterial properties, at mas maganda po sa inyong lalamunan. Ako, ang gaganda ng mga paalala ni Doc Louis sa atin. Pero ito na, curious ako, Doc, kasi sinabi mo kanina, yung malalakas na ingay, kasi uso yan ngayong party-party, mga tugs-tugs-tugs, di ba, Audrey? Malalakas speaker sa mga party-party. Kailangan na, yung sound pala, kailangan nating hinaan lang, ganun ba yun? Paano yung mga nasa bar, ganyan, maraming nasa pupunta. Kotse. Oo, sa kotse. Mahimik din tayo. Masama yun, Doc. Masa ang tatandaan natin, nagkakaroon din kasi tayo ng ear fatigue, no? Kapag medyo para masakit na yung inyong tenga, nako, medyo hirap na yan. Tsaka pag may ubong na kayong naririnig. Ngayon, kapag tatandaan nyo lagi ang exposure dito sa mga malalakas na ubong na to na nagdudulot ng noise-induced hearing loss ay inversely proportional. Ibig sabihin, kapag mas malakas na ubong or sound ka na-exposed, kailangan na sandali ka lang doon, no? Kapag naman matagal ka nandoon, eh kahit mahina, hindi ka naman mabibingi. No? So, yan at ating katna, kapag kunwari mga paputok, no? Mga malalakas sa ingay, eh dapat ang exposure mo ay limited, sandali lamang. Dahil kapag na-expose ka doon within 4 hours, 8 hours, nako, pwede ito magdulot ng noise in the hearing loss. Okay. Nako, paano yan? Pag sumakay ka ng patok na jeepney, tapos traffic, eh, di ilang oras yun na naririnig mo yung ingay ng patok na jeepney. Kausapin mo na si ang driver. Sumasakit din ako dyan. Okay, kaya nga minsan, no, kapag baba mo medyo para masakit ang ulo mo, masakit ang tenga mo. So, kailangan ay, kung meron kang earmuff, alam mo naman yun na masasakyan mong jeepney, ay takpan natin ang ating tenga. At yun nga, kung talaga namang sobrang lakas, eh bumaba lang tayo, humanap na lang tayo ng ibang jeepney odds kaysa masira ang iyong tenga. Maglakad ka na lang down, naka-exercise ka pa. Doc, meron akong ikukonsulta na rin. Paano kapag ka parang meron kang naririnig sa tenga mo, yung parang bell sound na ano, minsan na ano kayo naririnig ko yun, yung mahabang sound na bigla ka na lang may maririnig na gano'n. What does that tell you? Parang ganyan. Basta, Diane, ha, wag yung bumubulong kasi iba na yon. Sa akin na, kapag may bumubulong na salita. No? Kapag mga ugong, ito ay maaaring nagkakaroon ng fatigue ang ating tenga. Isang ay nawawala naman ito ng pusa spontaneously. No? Pero kapag ito ay pangmatagalan, tinatawag natin tinnitus, no? Kailangan mapacheck ito sa ating doktor kasi nagkakaroon tayo ng problema dito sa ating inner ear. No? At nagpo-cause ganitong sensory neural hearing loss. So, better po, pa-check up natin sa mga specialist ng doktor, lalo na sa mga kasapi ng Philippine Society of Otolaryngology, head and neck surgery. Eto, may tanong na rin ako, yung sa lalamunan, Doc, dahil usong-uso ngayon yan, ang daming masakit ang lalamunan, umuubo-ubo, no? Ganyan eh, napapansin ko lang eh, ano ba ang, kumbaga, first aid or po pwedeng agad gawin kapag medyo sumasakit na yung lalamunan, Doc? Kapag kasi masakit ang lalamunan, maaaring ito ay dulot lamang ng inflammasyon, no? Ibig sabihin na masyado nagamit yung voice, no? Kaya nagkakaroon ng pananakit, soreness of throat, or nagbabago ng boses. Pwede rin namang trauma dahil nga na-expose sa yung mga malamig or sobrang init, pwede rin yan. Or maaaring dulot din ng viral or bacterial, mga infection naman, no? So, maaaring inflammasyon or infection pagdating sa lalamunan. So, hydrate lang po. Usually ang pinakamaganda niya is mag-hydrate, uminom ng maraming tubig, ipahinga ang iyong lalamunan para manumbalik ang tamang performance ito. Ito, Doc, ano, dahil usually tayong mga announcer ang ginagamit natin boses natin every day. So kapag ako may nararamdaman ako, Diane, na something may problema na, tama ba, Doc, yung ginagawa ko, may binibili ako sa mga drugstore na parang pang-gargle para lang maalis yung mga bakterya na naiwan sa lalamunan? Tama naman yan, Odds. No? So, pwede yung mga over-the-counter gargles, no? Yung mga commercial-based gargles. Meron din tayong mga tinatawag na lozenges, no?
So pwede naman yan to relieve you ng pain or any symptom na nararamdaman mo. Okay. Masama din po ba yung madalas at matagal na paggamit ng earphones? Lalo na pag medyo mataas yung volume, ano? Naka-volume 10 lagi. Mm-hmm. Oo. Tulad na sinabi ko kanina, lalo na mga in-the-ear mga pods, no? Directly ito naka-connect dito sa ating auditory canal papunta sa eardrum. And yung pressure nito, maaaring mag-cause ng fatigue dun sa loob ng tenga. And eventually may lead to sensory neural hearing loss, lalo na kapag sobrang lakas. Panuntunan nga ito, kapag naririnig ng iyong katabi, yung iyong pinapakinggan, kahit pa yung naka-headphones, ay ibig sabihin ay sobra-sobra yung volume na ginagamit mo. Eto, panghuli na lamang ano. Mm. Dami ko kasing tanong pagka-ENT eh. Narinig ko to, kailangan din ba paminsan pinapacheck natin yung voice box ba yung tawag doon na doc? Mm. Tama yan, Diane. No? Chine-check namin yung voice box sa pamamagitan ng paggamit ng mga endoscopes. No? Pero tayo mga teleskopyo na maaaring sinusuot namin dito sa ilong, papunta sa likod ng lalamunan, or directly dito sa bibig, papunta sa lalamunan. So sa ganitong paraan ay nasisilip namin yung mga struktura doon sa ating hiig sa loob ng lalamunan. Ayun. Uy, marami tayong natutunan ngayon na, nga, kay eh. Doc Louie. Ah. Pero alam mo kung anong talaga yung matibay ang tenga, yung pangamoy, tsaka lalamunan, mga marites. Parang hindi nauubos yung kanilang lalamunan pag mabilis din yung pangamoy. At mabilis pa karinig. Ay, oo nga, ano? Ayan ang ano, yan ang magaling mag-alaga ng kanilang ears, throat, and nose. Well, maraming salamat po sa mga ibinahagi po ninyo sa aming impormasyon. Doc Louie, thank you po sa libreng telemed ngayon po. Maraming salamat, Doc Louie.